Hello guys, nandito tayo ngayon dito sa ating shop at mayroon dito pinasok guys na isang printer Epson L3110. So napaayos ng isang teacher ni Madam na si wala na, hindi na mag-print, hindi na daw mag-print ito. Tapos ang dami pa niyang module na ipiprint para sa kanya mga estudyante. Eh, buksan natin guys, tingnan natin kung ano ang problema ng printer na ito at tutukan nyo guys kung paano ayusin ang printer na ito para kung kayo, meron kayong printer dyan, lalong lalo na sa mga guro natin ngayon na mga guro ngayon na module ang labanan. module ang labanan sa pagtuturo ng ating mga teacher ngayon, kaya bising-busy sa pagpuprint. Sa ganoon ka-importante ang printer sa mga guro ngayon guys. Ayusin natin, huwag natin patagalin kasi gagamitin nila. Okay, isa natin. Okay, ito na yung laman guys. Oh. Oh, ang ganda nito guys, mayroong wifi. So, pwede ka mag-print dito guys na hindi nagagamitin yung USB-B. USB, papunta sa USB-B. Pwede hindi mo nagamitin, Wi-Fi na lang. Okay, Wi-Fi kasi dun sa school namin guys, yung ginagamit namin walang, hindi ganito. Walang Wi-Fi, pero katulad. Pero L3110 din yun, pero walang Wi-Fi. Mukhang iba ang modelo nito. Bang mode, tingnan natin. Eh, pasensya na guys, walang taghawak ng kamera. Ako lang kasi dito. So, buksan natin. Okay, ito na. Yeah. Ah, iba pala ang model nito guys. Ito pala ay L3150. So, iba pala sa kanyang box. 3110 ang laman, 3150. Wala, ito kaya pala iba, may wifi ready siya guys. So maganda ito model na ito, si kahit wala kang cable pwede mo mag, pwede ka mag-print gamit ang wifi. So okay, testing na natin kung ano ang problema nito guys. Tingnan natin. Okay, saksakan natin para makita natin kung ano yung problema. Subukan natin. Okay, yan, nagpa-power na siya. Power on. So, sabi kasi ng nagdala dito guys ay nagbi-blink daw yung kulay red na ilaw. Ito. Ito. So, once na itong ilaw na ito ay nagbi-blink ay ano, kung nakita nyo yung symbol dyan ay papel. O band paper siya. So, pag nag-print kayo, tapos naubusan ng band paper, yan, mag-iilaw yan. Mag-iilaw yan. Or, yung band paper nyo ay kinakain. Yan, naipit dun sa loob. Naipit dun sa loob, iilaw din yan. Yan sa guys. Yan ang indication niya. Yan, nag-iilaw na siya. Oh. Nag-iilaw siya. Pag ganyan, umiilaw yan, hindi na yan mag-print. Kahit dagdagan mo pa ng maraming papel, maraming lagyan pa maraming band paper, hindi na yan magpiprint kasi pag ganyan siya, meron siya na-detect, yung sensor ay may na-detect doon sa ilalim, either nga yung may papel nga naipit sa loob, or kadalasan ito guys, pag ganito, pag hindi yung papel ang problema na naipit sa loob, meron mga natanggal ito guys sa loob, yung mga spring sa mga sensor. Oh, sa mga sensor or yung mga sensor na tabunan hindi niya na sense kung okay pa ba yung normal pa ba yung takbo ng printer. Kaya nag-iilaw siya. So, meron ako na trouble nito noon, natanggal yung spring. Spring dito sa loob. Dito sa loob nilalagyan ng paper. Tanggal siya kaya
Ganun siya, nagbi-blink siya. Kasi hindi siya na sense ng sensor doon sa loob. So, ganyan guys, ganyan pag nag-iilaw yan. Either merong naipit na papel sa loob or naubusan ka ng papel. Pag nag-print ka, naubusan ka ng papel. Yan, mag-iilaw yan. Or minsan din guys, trouble din ito guys ay nag-iilaw, nagbi-blink yung dalawang ilaw na to. Nagbi-blink yan, tapos dito steady lang. Yan guys ay kailangan mo yung i-reset. Hindi mo yan nagdaan sa repair ng iyong printer, kundi kailangan lang siya i-reset. Pag yung dalawang ilaw na yan, ang dalawang red ang nagbi-blink, tapos dito steady siya, kailangan niyang i-reset. Meron ding isa, yung dalawang ilaw ay nagbi-blink sa bayan, tapos sa bayan dito nang ito sa power, itong green, nagbi-blink din yan. Sabay yung tatlo na mag-blink. Meaning dyan guys, yung mechanical problem dyan. So minsan, may mga natanggal guys sa loob. May mga natanggal yung gear. Lalo na yung control gear sa loob. Dito sa loob, may mga gear dyan na madaling matanggal. Yung nagkukontrol ng ikot ng ating ruler. Siya ang nagkontrol. Siya ang dinedetect ng sensor. Minsan natanggal yan, kaya magbi-blink tatlo, dalawang ilaw at saka isang green, yung power. Ito, isang power na lights, green. Ganyan guys. So, ito guys, posible dito guys ay sinasabi ko kanina na mayroong nakabara na papel. So, tingnan natin guys kung mayroon ba nakabara. So, yan. So, yan, malinaw. Yan, guys, wala namang papel na nakabara. Okay, wala namang papel, di ba? So, tingnan natin sa kabila. So, wala naman. Oh, wala namang papel nakabara doon. So, possibly guys, mayroong natanggal ito na spring. Sinasabi ko na natanggal yung spring. Or, minsan, yung printer natin may naipit na papel. Eh, sabi nga nila, nangadala dito, mayroon daw naipit na papel. Tapos, pagtanggal nila, ganito na daw ang resulta. Ganito na, nagbi-blink na yung ilaw na yan. So, hindi na makapag-print. So, tingnan ko guys, siguro pagtanggal nila sa band paper guys, mayroong natanggal doon. Kasi hinila daw nila yung band paper. Kasi naipit niya doon sa loob. Tapos hinila niya, siguro mayroong natanggal na mechanical dyan. Or siguro yung spring or... Minsan guys, oo nga pala guys, minsan pag naipit siya guys, mayroong babali. May nabali na mga maliit na mga gear na sa loob. Or mga plastic. May mga plastic kasi plastic lang yan guys. Tapos naipit ng papel. Naipit, nakaipit siya ng papel. Tapos... guys. Pero guys, may interruption. May nag-i-interrupt. Okay lang. So ganyan, hinila na ng papel. Tapos, paghila nila siguro, may nabali din sa loob. Or na yung natanggal na spring. Ganyan. So tingnan natin. May nakita ako dito guys na may mali. May mali. Nakita, pansin nyo yung maliit na color white. Ito. Tingnan nyo ha. Parang mali siya. Tabingi. Tabingi siya guys. Ito o. Itong puti na yan guys. At tingnan ninyo. Tabingi siya. Yan guys, so nakita nyo guys, napansin nyo. Okay, yung color white na yan, roller na yan, tabingi siya. So meaning, siguro may natanggal dyan or minsan nabali yan guys. Nababali kasi maliit yung plastic na humahawak dyan. So ang hirap nito guys, ang mahirap nito guys kasi nandun siya sa kailaliman. So, kailangan baklasin talaga natin yan. Okay.
So, tingnan natin guys, pagkalisin natin, buksan natin yung printer. So, sa pagbukas nito guys, ituturo ko sa inyo kung saan ang, paano ang pagbukas nito. Unang gawin guys ay, no, makita nyo yan, na screw dyan. So, walang ilaw, madilim. Yan, screw, isa yan, isa, tsaka dito, dalawa. Dalawang screw. Una yan, ang unang tanggalin natin. Kung matanggal natin yan, matanggal na itong, mabuksan natin itong scanner. Pasensya na guys, medyo maingay kasi may motor na dumadaan. Maingay. So, ganyan guys, tanggalin mo natin yung screw. Dalawang screw, dalawa lang naman. Yan. So, pasensya na. Masya hindi malinaw kasi wala akong cameraman dito. Or camera woman, ako lang sa solo to guys, solo. Tapos, ganyan, tanggal na, pwede naman sa i-open, yan o. Yan, okay, kita nyo. Yan, madali lang. Tapos, pagbukas nyo dyan, pag tanggal na yung dalawang screw, kasi huwag nyo yung hilahin kaagad na kilitilito nyo pagbira. Kasi baka maputol yung ating wiring dito, yung flex. Yung flex na mga wire natin dito. Yan guys, yan mga wiring yan. Yung flex na yan pag madali yan maputol. So dito, kailangan ingatan nyo ang paghugot. Kasi baka masira yung flex nya. Mahirapan na kayo magbalik. Mahirap na pagbalik pag ano yan, sira. Andahan lang guys. Yan. Yan na, tsaka mayroon pang dalawa. Tatlo pala ito. Long flex doon. Para sa scanner kasi guys, ito para sa scanner. Pag mag xerox ka, photocopy, yan. Sa scanner. Andahan lang ha. Yan. Isa. Okay. Yan. Tapos, pwede na tumatanggal itong scanner. Scanner na ito sa taas. Scanner. Ganyan lang. Slide mo lang sa gilid. Okay. Yan na. Tanggal na. Okay. Lagay mo natin dito. So, ganun. Yan. Makita na natin yung loob ng ating printer. So, pwede natin matingnan kung saan yung makita natin kung saan yun ang nabali or natanggal. Mayroon magtanggal ng spring. So, medyo madilim guys. Walang mahirap talaga pag nag-iisa. Oh no! Kaya kayo dyan, huwag kayong mag-iisa. Hanap kayo ng partner. Roger? Kailangan maghanap ng partner, huwag mag-isa para hindi mahirapan. Sino? Yan, yan, may spring. Minsan din yan guys, yung tatlong spring na dyan, mayroon matanggal dyan. Or, dito naman. Sa loob nito, dito, yan. Ito, may spring din sa ilalim, minsan natanggal. Kaya, iilaw yung isang red na ilaw. Or, minsan guys, yung mag-iilaw yung dalawang, tatlong ilaw, yung dalawang red at saka isang green, magsabay na mag-blink. Minsan ito guys, natanggal siya. Ito yung control gear niya. Ito, panasang CD. Yan guys, matatanggal yan. Mag-iilaw yung tatlong ilaw, yung green at saka dalawang red, sabay-sabay na mag-blink yun. Yan, matanggal yan kasi dinikit lang yan, minsan madali siyang matanggal kasi ito yung nagko-control dito. Ito yung dadaan kasi ito sa sensor nasa loob, may sensor dyan doon sa ikot saka para masense niya kung meron bang papel na nakapasok na parang may natanggal na spring.
So, wala naman. So, ganito lang na trabaho, guys. Kasi guys, ganito na trabaho, medyo marumi. Kasi marami talagang mga ink. Tulad nito, may mga ink. Oh. Tapos ito yung tanki. Ink tank. Tapos sa ilalim nito, nandun yung printer head. Yung head niya nandun sa ilalim. Okay. So, saan na yun? Hanapin natin yung marang ng parang natanggal. Ang nabali. Yun, oh. Saka yun, so guys. Ah, yun, oh. So, tingnan natin. Okay. Ito, oh. Ah, yan, guys, oh. Ah, yan. Nabali yata to. Oh, nabali. Merong siyang spring dito. May spring yan doon sa likod. Naghahawak dito. Pero parang nabali siya. Kasi maliit lang kasi na plastic yan. Kaya ingat-ingat lang kayo pag may naipit na papel. Huwag nyo hugutin bigla. Dahan-dahan lang paghugot. Pag matigas, tigas siya na pag tanggalin yung papel, pwede nyo naman ikutin dito sa gilid. Ito. Pasok yung kamay yan. Tapos ikutin nyo yan. Yan, di ba? Kita nyo, may ikot siya. Oh. May ikot siya. Yan, guys. So, ang gawin natin ngayon, guys, kailangan tanggalin talaga ito. Kasi nandun siya sa lalim. Tanggalin na talaga natin yun dito. Lahat. Parang malaki ang trabaho dito, guys. So, parang matagalan tayo dito. So, ang hirap. Wala pang tagahawak ng kamera. So, okay, dandahan lang. Dandahanin na lang natin. Tapos din to. Dito naman, guys. Ano, na-clip lang to, wala nang screw dito. Sa gilid-gilid niya. Na-clip lang siya. So, dandahan lang sa pagtanggal ng pag-open ng mga clip. Kasi minsan nababali yung clip. Pagbalik mo, hindi na maglalak. Yan, wala siyang screw. Hangan mo lang, pihitin yan. Tapos ito, may clip dito. Ayaw. Ayaw. Ayaw makisama. Ayaw makisama, guys. Uy, makisama ka naman, printer. Okay, yan. Tanggal na. Okay, ito, guys, oh. Ito sinasabi ko na parang plaka. Parang CDD siya. Ito yung nagkong-control pag iikot yung ruler natin. At saka ito yung sensor. Pag minsan natatanggal to, kasi parang madali na matanggal, dinikit lang. So, yung ilaw to, mag-iilaw to siya, guys. Mag-iilaw yan, dalawang ilaw, dalawang red, tapos sabay yung green dito sa power. Pag yan tatlo, kasabay, posible dito yan, saka yung ibang gear mechanism din ang nasira. Ang mga mekanismo. Okay. Guys, nakita ko na yun na bali. Ito lang. Ito siya, oh. Yun, oh. Natanggal. Natanggal sa kanyang sensor. Kasi ito, eh, sensor yan, eh. Yan. Zoom lang natin. Lapit natin, ha. Yan, nakita nyo natanggal siya, oh. Yan, oh. Kasi ito, guys, ito yan, dapat dito yan sa loob nito. Yan, yan. Sensor kasi may sensor yan sa loob. Dapat dyan siya naka pwesto. So dito natanggal. Eh, subukan natin ibalik, guys. Yan, balik na. Pero iwan ko lang kung wala tagang
may bali dito. Oh, yung babalik matanggal. Tanggal ulit. Pero meron nababali, meron talagang nabali dito, guys. So kailangan baklasin talaga natin 'to. Okay, malaking trabaho 'to. Okay. Palaban tayo dito, guys. Sinandun siya sa ilalim. Kailaliman. So, pag ganito, guys. So, palagay ko kailangan niyo nang maghanap na ng mag-aayos ng inyong printer pag ganito ang sira. Kasi marami ang babaklasin dito. Isa, tanggalin ko muna. Okay, yan guys, natanggal natin yung gilid-gilid, yung mga cover sa gilid. Yan, tanggal na. Yan. Pero andun pa sa silalim, guys. Yan ang hirap nito, guys, kasi kailangan baklasin talaga ito lahat. So tanggalin muna natin yung kanyang ito. Hanggang palaban tayo ng gusto dito, guys. Yan, patulog pa. Nahulog pa yung screw. Ingat, dandan lang po tanggal ito, guys, kasi pwede ito lalipad. Natalsik kasi ito, kasi mayroong spring dito. Tanggalin yung spring. Tanggal na siya. Sira na, guys. Ito, tanggalin natin yan. Para matanggal, tingnan natin yung sa ilalim. Ito, tanggalin yan. Saka meron din isa dito. Ito. Ito. Tanggalin natin yan. Pwede na ba? Ba? Guys, oh. Okay na, pwede na sa matanggal. So bunutin muna natin yung sa power supply. Ito yung sa power supply niya. Yan. Yan, tanggal na. Okay, tapos ito naman sa kabila. Dito, guys, medyo mahirapan tayo, mahirap dito kasi maraming gear ang pwedeng tanggalin. So dandahanin lang kasi baka mas malalong masira, guys.
sprinkler dito. Guys, oh. Yan, yung mga spring na yan. Ingat kayo dyan para mawala ito. Tanggal, mawala. Wala na. Hindi nyo na maayos yung printer ninyo. Apat pa na spring dito guys, oh. Tanggalin muna natin to guys. Sa dalawa. Tatlo. Apat. Apat siya. Yan. Nah. Ayun ang problema. Kaya ito na bali. Yan na bali to. Tanggalin natin guys. Para makita talaga natin. Bila. Ito na guys, oh. Hindi pala siya nabalik. Hindi ano, kapos lang, natanggal lang sa kanyang lalagyan guys. Yan, oh. So, hindi siya nabali pero natanggal sa kanyang tamang paglagyan. Yan, oh, ito yan. Ito guys, oh. Kasi yan, tunggoy-tunggoy yan, ipasok yan dito para hindi siya pa galaw-galaw ang kanyan. Para dito, yung para sa sensor, ito. So, ito yung sa ito yan. Ito yun ang dito sa sensor. Ito yun ang kinesense niya guys dito. Ito yung sensor. Yan o. Yan ang sensor. So, ayos natin. Ayos natin sa tamang lagyan. Buti hindi siya nabalik guys. Hindi siya nabalik, natanggal lang sa kanyang tamang paglagyan. Yan guys, oh.
Kasi minsan yung iba guys, ito kaya natanggal siya kasi dito yan nababa, nabali yan ito eh, kasi ito yung humahawak eh, ito yung humahawak kasi dito ito yan lang. Minsan yan nabali or dito sa kabila. So, hindi naman siya nabali, natanggal lang sa kanyang paglagyan dito. So, balik na lang natin. Okay na guys, na-fix na natin siya sa kanyang tamang paglagyan. Ayan din. Okay na. So, ngayon, challenge naman natin ngayon ang pagbalik naman natin dito. Pag-assemble na naman natin. Kasi marami-rami tayo na tinanggal. So, balik na natin. Spring na tinanggal natin guys. Ito na. Kabit na natin. Ayan, medyo. Okay, yan na. Nakapit na natin lahat ng kanyang mga spring. So, pwede natin siyang ibalik guys. Punta doon sa yung natanggal kanina. Doon to ikabit. Yung spring. Yung natanggal kanina na spring ito. Spring, medyo mahirap siya guys kasi nandun sa ilalim. Mahirap siya yung kabit. Itong spring guys, ito yung natanggal kanina. Ito yung humahawak. Yung natanggal kanina. Kaya nagbiblink yung kulay pula. Yan, medyo mahirap sa ikabit. Kasi yun doon sa ilalim. Okay.
Grabe. Okay. Tapan muna natin. Plus. So, medyo magabi na guys, madilim na. Si hapon ako nagsimula itong mag-ayos, tapos pinahirapan ako ng printer na ito. Kaya medyo natagalan guys. Medyo matagalan kasi pinahirapan ako. Okay na, pero try natin, baka okay na to. Okay, power. Tignan natin kung hindi na magbiblink yung tatlong ilaw, yung green at saka yung dalawang red. Okay na, nabiblink yun sabay-sabay. Yun nga, mechanical issue siya. Yung gear niya na ito, yung gear niya dito hindi umiikot. Okay, tingnan natin kung okay na ba talaga to. Okay. Okay, sana makisama itong printer na to guys. Makisama ka naman printer. Mukhang hindi na nagbiblink guys. So yung head niya ay dandahan na bumalik sa kanyang piston. Ayan, umiikot na siya. Kanina hindi yan iikot. Hindi yan umiikot kaya na guys, kasi nga mayroong nakakalang dito. Okay, tingnan natin. Okay na ba siya? So, mukhang ayaw pa rin. So, at least umiikot na siya guys. Kasi na hindi yan umiikot. Sa palagay ko okay na to. Okay na to. So subukan natin mag-print. Subukan natin mag-print. Lagyan natin ng bond paper. Sana okay na. Para makauwi na. Pagod na si pagod na. Lagyan natin ng colored. Okay, nag-scan siya guys. Nag-scan na ito. Oh, nag-reprint na. Okay. Yun na. Print na siya guys. Yun, medyo pangit yung kanyang ano resulta. So siguro kailangan ba itong ano, pangit yung resulta guys. Yun. So kailangan na ito i-head cleaning na lang, ang kulang dito guys. At least napiprint na siya. So natin yung ink, marami naman ang ink. Ay, na marami pa naman siyang ink guys. Subukan naman natin ulit. Damihan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Print na siya.
Mag-print na yan ng matagal, ng marami. So, okay na yan guys. Yan, pag black guys, medyo mayroon sa mga lines. Ito, may mga lines na bakante. Yan naman ang susolusyonan natin guys. Yan naman ating susolusyonan ngayon. Okay guys, subukan naman natin. Baka makuha siya sa heat cleaning guys. Okay, print naman natin. Sana okay na to. Para matuwa naman si Madam. Matuwa naman si Madam guys, makapag-print na siya ng kanyang module. Okay, yun no? Medyo parang okay-okay na. Ayun, wala na siyang mga linya-linya, mga lines, di katulad kanina. Ayan guys, okay na guys. Ayan, okay na. Ayos na yung pagka-print niya. Okay, thank you. So, okay na siya. So, kailangan na lang ibalik yung kanyang mga cover. So, yung cover na lang guys, kailangan ibalik. So, pag ganun guys, so, pag bago nyo buksan yung ang printer, kailangan tingnan nyo muna yung mga ilaw. Kung saan ka banda titira guys. Kung saan mo titirahin yung sira. So, yun na, okay na. Print mo siya. Yan, ayos na. Pwede na to. So, salamat guys sa panonood guys. Sana guys, nagustuhan niyo yung video ko at sana nakakatulong ito sa inyo. Para kahit paano pwede niyo ayusin yung printer niyo. Pwede niyo maayos yung printer niyo na hindi kayo bala o magagastos ng pera guys. Okay guys, sundan nyo ang susunod na video ko. Baka makapag-repair naman tayo ng ibang sira na printer at makadiscover naman tayo guys ng ibang sira naman guys. Okay, thank you for watching guys.